Alam niyo naman siguro kung anong problema ang kinaharap ko ngayon. Naintindihan po namin yung Gob. At naniniwala po kami, wala kayong kinalaman sa mga binibintang sa inyo. At asahan niyo pa rin na aming suporta. Di ba mga kasama? Oo! Maraming salamat. Ngayon pansamantalang wala ako sa posisyon, mas mapagtutuunan ko na kayo ng pansin. Mabuti ang pakikitungo sa amin ni Sir Angelo, Gob. May mumungkahi sana ako para sa buong asyenda eh. Gusto kong reviewin lahat ng existing policies na papanlakad ng asyendang to. Angelo, sa board na natin pag-usapan yan. Kung ano man ang suggestion ng anak ko, bakit kailangan pa natin itago sa mga trabahante? Yan din sana isang proposal na gusto ko ipatupad eh. Sana maging transparent tayo sa mga manggagawa natin. Hindi mo lang sinasabi mo, Angelo. Sino sa atin ang walang alam, Pipito? Sino ba kasakasama nila? Sino ba nakikihalubilo sa kanila? Sino nakikinig sa kanila? Hindi, yun ang punto. Yun ang punto. Dahil wala kang alam. Hindi mo alam ang hinaing nila. Hindi mo alam ang mga problema nila dahil hindi ka nakikipag-usap sa kanila dahil wala kang ginawa kundi magkulong sa opisina mo at lumabas lamang pag oras ng anihan. Isa pa sana, gusto ko magkaroon ng regular na dialogo sa mga manggagawa natin. Para malaman naman nila kung anong plano natin. At malaman din nila, malaman natin kung anong hinihingi nila. Importante sa lahat, gusto kong pag-aralan natin kung dapat bang baguhin ang sistema. Sistema ng pagpapasweldo, sa profit sharing. Baka hindi na tutugma sa mga pangangailangan nila. Oh, okay na. Oh, magkasama. Sige anak, i-prepare mo na ang mga guidelines. Ayos to ah, okay na. Oh, kumain na tayo lahat. Kailangan gumawa ka ng paraan, madam. Ang magamang mo, gusto yata ng ating parang mas malaki mga trabahante at buksan sa kanilang libro. Yan nga ba ang sinasabi ko eh. Kaya ayokong makikialam si Angelo sa hasyenda. Marami siyang nalalaman. Maraming natututunan. Ngayong bakante ng gobernador, pati siya nakikialam na rin. Anong gagawin natin, madam? Dahil yan sa mga buwisit na nagpabagsak ito, Ato. Balikan natin sila. Isa-isahin natin. Ano mali ka? Huwag mong pakikialaman ng diskarte ko, ha? Ano? Papatay na naman tayo? Samantalang yung bangkay ni Julieta na pinahanap ko sa inyo, hindi niyo may pakita sa akin. Tagilid tayo, tadagdagan mo pa. Kaya't hindi na ako nagtataka bakit kaya tinakwil ng pamilya natin ng mga kamag-anak natin dahil walang laman yung utak mo! Bobo! Alex! Oh, sir, hindi ko talaga ako marunong gumamit nito eh. Kaya mo yan. Konting practice lang yan, masasanay ka rin. Bakit nanginginig ang kamay mo? Hindi ko mapigilan eh. Pasmado ho yata ako. Sobra sa trabaho yan. Oh, hindi, hindi. Ganito yan. Medyo higa mo. Tapos dahan-dahan mo lang yung stroke. Ganyan. Kaya mo yan. Practice lang yan. Masasanay ka rin. Kaya, ganyan. Yan. Uy! So, art teacher ka na pala ngayon. At ang estudyante mo, katulong. Ah, hindi. Natutuwa lang talaga ako sa batang to. Ang galing niya mag-drawing, oh. Tignan mo. She has the talent, di ba? Natutuwa ka? Hindi natin siya binabayaran para aliwin ka ng mga drawings niya. Naku, sir, ma'am, pasensya na ho. Papasok na ho ako. Kanina ka pa dapat pumasok. Sa oras ng pahinga, kung ano-ano ang mga inaatupag. Tapos, pag napagod, saka magre-reklamo. Kaya talaga mga katulong, hindi ko kayo maintindihan. Talagang imposible ka. At bakit? Ito ba ang ibinababa ng pwesto, Eduardo? Ang makihalubilo sa mga katulong at magpa-impluensya sa komunistang pag-iisip ng mga tauhan ko sa asyenda? Ano yun naman ba ito, Claudia? Sinusuportahan ko lang ang gusto ng anak natin.
Pinagbibigyan ko lang ang kapritsyo ni Angelo. Para hindi na maglayas. At ikaw, sa ayaw at sa gusto mo, babalik ka sa pagiging gobernador. Pagkatapos, ako na naman ang magpapalakad ng asyenda. Sa akin na naman babagsak lahat ng problemang yan. Please, Eduardo, please lang. Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Hindi ko pa nalulunok ang kahihiyang ibinigay mo. Huwag mo nang dagdagan pa. Baka itura ko sa pagmumukha mo. Merry Christmas, darling. Huwag mo naman sanang tapusin ang maaga ang Pasko.